God's Day po sa lahat. Welcome po ulit sa ating prayer daily devotions. Ang ano po natin ngayon ay a prayer at the cross. Ang sabi po doon na if sa Ephesians 4:32, be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another even as God in Christ forgive you. Siguro pinapakita ni Lord na, uy, ako nga pinatawad kita eh. Bakit ikaw ayaw mo? Meron pa po bang tao na nakasakit sa inyo at ayaw niyong patawarin? O di kaya ayaw niyo rin, may mga tao bang nakasakit sa inyo na ayaw niyo na lang pansinin? Ano nga po ba ang sinasabi ni Lord sa atin? Sabi niya, it is His word, and His word speaks. Be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, even as God in Christ forgave you. Lambutan na po natin yung mga puso natin. Si Jesus nga po, di ba? Hindi lang siya nagpatawad, namatay pa siya para sa atin. Alam ko pong alam na natin lahat yun. Yung buong week nga po na to, talagang parang nabugbog tayo sa pagmamahal ni Lord, magpatawad ka, ganun ka grace God. At sa ngayon, sa araw po na to, nakakatuwa po na parang inexplain talaga ni Sir Max Lucado, ano ba talaga yung grace na sinasabi niya ng paulit-ulit? Na parang, sabi ko nga, bakit parati ganun na lang yung sinasabi? Eh, syempre po nga naman, length and season. Kumbaga, itong week po na to eh, yung storya ng paano hinarap ni Jesus Christ paunti-unti hanggang sa kamatayan niya para lang sa atin. Alam ko po na ang nasa isip na natin, Jesus is risen already. Pero siguro sabi ni Lord, balikan nyo naman kung papaano. Para alam mo rin kung anong gagawin mo kapag ikaw din ay dininay, kapag ikaw din ay binetray, kapag ikaw din ay nasaktan, kapag ikaw din yung magpapakasakit, yung ano ba ang gagawin mo? Magpatawad kahit na nasaktan ka, maging maawain ka pa rin, lumumbot pa rin yung puso mo kasi marami po talaga sa panahon ngayon, patigas ang system na eh. Matirang matibay, subok na matibay, subok na matatag, ganun po yung ano eh, yung pag may katwirang ka, ipaglaban mo. Pero alam niyo po, sabi nga ni Jesus, it's not about your rights. Maraming pong beses na pinatunayan sa akin yan ng Panginoon. It's not about your right. Kasi nga po naman, karapatan tayo ng karapatan, eh pag-aari naman lahat ng Diyos. Kaya po siguro itong COVID-19, ganun tayo kamahal ni Lord kung bakit nagka-COVID. Para ma-realize natin, excuse me lang, di ba? Parang sinasabi ni Lord na, magpatawad ka. Huwag mo lang isipin yung kapakanan mo. Huwag mo lang isipin yung kapakanan ng iba. Huwag mo lang isipin kung ano yung mga pinagsasabi sa'yo na ibang tao. Hindi yun yung ano, hindi yun yung pinaka-importante. Di po ba? Kung ngayon, babalik po tayo sa sinabi ni Sir Max Lucado. Sabi niya, give the grace you have been given. Kung ikaw natanggap mo na talaga si Jesus sa buhay mo, natanggap mo na yung grace na nanggaling sa Panginoon, ibigay mo rin daw sa iba. Maging gracious daw tayo. You don't endorse the deeds of your offender when you do. So pagpapatawad kasi, minsan sabi niya, oh, pinatawad ko ni, o baka mamaya, isipin niya tama siya. Hindi daw ganun. You don't endorse the deeds of your offender when you do, when you give them the grace. Yung hayaan mo na, i-let go mo na. Kung ganyan ang ano nila,
Jesus didn't endorse your sin by forgiving you. Hindi niya rin si Jesus daw, pinatawad niya tayo, pero hindi niya sinasabi, okay lang, magkasalanan ka lang, okay na yan, solved na yan, finish na, sabi ko nga, okay na eh. Hindi. Ang ganda po nung ibig sabihin ng grace na explain ni Sir Max Tocado. Grace doesn't tell the daughter to like, example niya po ito ha, grace doesn't tell the daughter to like the father who molested her. It doesn't tell the oppressed to wink at injustice. Ano yung pagka na sobra kang dinikdik ka na lahat-lahat, minaltrato ka, everything, hindi mo sasabi na, okay lang. Kanong pala yun? The grace-defined person still sends thieves to jail and expects an ex to pay child support. Example din po niya yun. Yung grace-defined person daw, meron pa rin justice because God is just. Kaya nga, kahit na nag-sorry tayo kay Jesus, kay God, diba? Ipagkasalan ginawa natin, meron pa rin consequences yun. Pero, nandoon yung grace. Ano yung grace? Yun yung pwede kang bumalik kay God. Pwede kang bumalik ulit kay Jesus. Ito ba, sabi niya, grace is not blind. Nakikita pa rin yun ni Lord, pero inuutos niya, be gracious. It sees the hurtful as well. Nasaktan ka, sinaktan ka ng mga tao, kung ano ang mga sinasabi sa'yo, kahit na yung na niloko ka, hindi ka binayaran, kung ano-ano, nakikita yun ni Lord. But grace chooses to see God's forgiveness even more. Yun yung grace na sinasabi. Nakikita niya lahat. Okay, alam, nararamdaman lahat. Pero ang grace ay hindi bulag. Pero pinipili niya pa rin na makita yung pagpapatawad ng Panginoon. It refuses to let hurt poison the heart. Kasi po, kapag ka hinayaan nyo daw po talaga dito yon yung galit, naku, tantanan nyo po talagang makikita nyo, mami, matigas na yung puso ninyo. Kahit na anong alog na ng Holy Spirit sa inyo, hindi na kayo matitinag. Kapag ka inalagaan nyo yung galit at sakit at puot sa puso ninyo. Sabi niya nga sa Hebrews 12:15, sabi ni Sir Max Locado, see to it that no one misses the grace of God and that no bitter root grows up to cause trouble and defile many. Marami po palang pangit na nagagawa ang sama ng loob. Kaya nga po sa mga mag-aasawa, kami rin po ni John noon pag nag-aaway. Pero ngayon, ang galing po ni God, pagka ang usapan namin talaga, pag sinunod mo yung sinasabi sa Bible na before the sun goes down, dapat okay na kayo. Kaya po sa amin, pag nag-aaway na, nakakatuwa lang kasi pati yung mga tinuro ko sa mga anak ko, pagka nag-aaway kami ni John, o nagkakatampuhan o discussion sa kung ano-ano, mamaya, may tampuhan na, may nararamdaman naman. Alam niyo po ang sinasabi ko sa mga, magpatawad ka na anak. Ganyan po ang turo ko eh. Mamaya, rapture na, maiiwan ka wag hindi ka nag-forgive. Kasi sabi ni Lord, hindi ka rin papatawadin kapag ka hindi ka nagpapatawad. Kaya every time po na ganun, ang ganda ng family na you are accountable to one another. Kahit sa friends, kahit sa ibang kamag-anak, sabi nga, mag-mediate lang tayo na para i-ano natin na magkaroon ng pagpapatawad sa bawat isa. Nakakatuwa nga po pagka ganun sasabihin na ng mga anak ko eh. Mama, papa, ma, gabi na, hindi pa kayo papatawad. Ala kayo, masama yan. Alam niyo po, simple words mula sa pagturo ng mga bata, napakalaki ng impact kapag matanda ka na. Kumbaga parang simple lang naman talaga ang sabi ni Lord eh. Ang pinaka basic po talaga is obey everything. Sabi ni Lord mag-forgive eh.
wala ka namang talo doon. Actually, talo ka pa nga kapag nag-forgive ka, ay hindi ka nag-forgive, mas talo ka. Pag nag-forgive ka, masaya ka na. Wala ka ng pananagutan pati sa kapwa mo. Wala ka na rin pananagutan. Kumbaga, okay ka na kay Lord. Kung hindi ka man pinatawad, ayaw ka man pansinin, ayaw ka man tignan, o ayaw kang kausapin, okay lang ngayon. Basta, ikaw, just do your part. Sabi nga, our obligation is to do what is right, and the rest is up to God. Siya nang bahala doon. Oh, parang, yun nga po. So, yun yung sinasabi ni Pastor Max Lucado. Tapos sabi niya, where grace is lacking, pagkulang ka daw ng grace, yung pagpapatawad, yung kalambutan ng puso, ay nako, bitterness abounds. Kawawa tayo. Tatanda ka, may stress ka, magkakasakit ka pa. O di po ba? Where grace abounds, forgiveness grows. O di po ba? Eh ano pa pong talo natin pag sinunod natin si Lord? Wala, panalo ka parati. Pero pag nag-disobey tayo kay Lord at tiniis natin yung ang tagal-tagal ko ng ano, hindi kinausap yata, tapos ngayon kakausapin ko, alam mo yung mga ganyan, ma-pride po pa rin yun. Eh, talo po tayo. Talo tayo pag hindi tayo talaga sumunod kay Lord. Yan ang mga turo ng mundo. Di po ba? O di ba? Kaya, sino pa po ang, wala na po tayong question doon. If God said, God said it, sabi ni Pastor Peter Tanchi din, sabi niya, God said it, and I believe it, and that settles it for me. Ang gandang kantahin mo yun sa isip natin araw-araw. Pag sinabi ng Diyos, yun na yun, period. O, di ba ba? Parati na lang may period. Pero po, bago tayo magtapos, nakakatuwa kasi po nung last Thursday, di ba ba nagbunot tayo, ng word. May nag-testimony po, nakakatuwa, nung nag-online po ako, nag-message ako kay Kay Policarpio, yung asawa po ni Paul. Si Johan, ang nabunot niya po ay yung number 2, yung Proverbs, yung sabi niya po, do not withhold discipline from a child, yung rod, hindi yung makakamatay sa kanya. Pag ginawa mo yun, pag dinidiscipline mo ang anak mo, iniligtas mo sila sa shoal, sa hell, sabi niya. Nung nabasa daw yun ni Johan, yun yung message ni Lord sa kanya, sabi daw niya, no! No! Tapos kasi pala, may spanking rod si Kay. Tapos, pagka daw ano, tinago daw yun ni Johan. Sinabi ko sa kanila na i-share ko to. Nakakatuwa lang kung isipin, di ba, na kahit sa bata, mag-i-explain si Lord sa kanya kung ano ang tama at mali. At sa bilang mga matatanda po, nakikita natin na dito sa testimony nila, ni Johan, ni Kay, nakakatuwa po na talagang God speaks through His Word. Kaya niya pong gamitin kahit na karton lang ng salita niya, o di kaya yung popsicle stick, o kaya Bible na buksan mo. Naniniwala po ako talaga na kapag inas mo talaga si God na, Lord, kausapin mo ako, kakausapin ka niya. So ngayon po, yun po, nakakatuwa lang. At marami po tayong mga answered prayers sa mga ka-churchmate natin. Susunod ko na lang po ikwento yun kasi baka po, alam nyo, marami po tayong gagawin sa umaga. And anawa, yung sinabi ni Lord sa atin, baka haharapin ninyo yung mga tao na may galit kayo. Kaya siguro yan yung sinasabi ni Lord sa atin. At pinapaalala niya na ako nga ulit-ulit ka nga nagkakamali, pinapatawad pa rin kita. Ikaw nga, magpatawad ka rin. Di po ba? So, yan po ang ating devotion for this day. At maraming salamat po. Pero bago po nun, let us pray. And eto po, nung mag-pray po tayo according to His Word. Wala na po kasi yung ganun, yung parang yung ginawa ko sa popsicle stick. Nung pagpunta ko, peach mango pie naman. Tapos sa loob ng peach mango pie, ang daming mga promises ni Lord. Aba, natuwa po ako. At ito po ay magandang gamitin na para paalalahanan tayo as we pray to God.
Kaya po, mag-pray na po tayo ha. Tapos magbubunot lang po ako and from His Word, magkiklaim po tayo na ganun ang Diyos at hilingin natin sa Kanya kung ano yung gusto nating hilingin. Pero po, bago po nun, hinihilingan ko po kayo na i-close nyo po yung inyong mga mata. Tapos po, isipin nyo po yung time na nandun si Jesus sa cross. Tapos, titingnan ka niya ngayon. Dugo-duguan siya, pero nakangiti siya sa'yo. At sinasabi niya sa'yo na, mahal na mahal ka niya. Anak, mahal na mahal kita. Ginawa ko na ang lahat. Dahil ganun kita kamahal. Pinagdadasal ko na ikaw rin matutong magmahal katulad ko. Piklang po natin yung mga mata natin at magdadasal po tayo. Father God, kayo po ang Diyos na pumili sa aming lahat. At nagpapasalamat po kami dahil kung di niyo po kami pinili, hindi po namin mararanasan yung kaligtasan na meron sa pangalan ni Jesus na anak ninyo. Lord, you are the God of grace. Sa inyo nagmula lahat yun. And Lord, sa mga pinagdadaanan namin, kiniklaim po namin itong pangako nyo sa 2 Corinthians 12:9 that your grace is sufficient. For your power is made perfect in all our weaknesses. Alam po namin, Panginoon, na hindi po kami perfecto at kahit kailan hindi namin kayang gawin yun kapag wala ka, Panginoon. Lord, naalala po namin yung grace na yun, Lord. Help us, Lord, na maalala sa kahinaan namin, Lord, ikaw ang kalakasan namin. At alam po namin, Lord, na kayo po, yung grace nyo po ang tutulong sa amin para po sa kalakasan na kailangan namin sa kahit anong pagsubok. Panginoon, maraming salamat po. Naniniwala po kami, Lord, na sabi ninyo sa 2 Timothy chapter 1 verse 7 that you, our God, did not give us a spirit of fear, but of power, love, and self-control. Lord, we claim, Lord, the power that comes from the Holy Spirit, Father God. Thank you, Lord, and we claim the love, Lord, na meron sa inyo, na ibinigay nyo na sa amin para matuto kami magmahal. And Lord, through the power of the Holy Spirit, Lord, that we have control in everything, Lord, na hindi po namin uunahin ang sarili namin, Panginoon, na kapakanan o pag yung mga gusto lang namin, kundi yung mga galit namin, Lord, yung mga karapatan namin, Panginoon, alam po namin, Lord, na kayo po yung magkocontrol sa amin for us to glorify you, Lord, sa aming pagsalita, sa aming mga gagawin sa araw-araw. Maraming salamat po, Lord. And Lord, thank you. Dahil po sa faith na meron kami na faith that can move mountains, Father God. Sabi nyo nga po, Lord, you don't have enough faith. Jesus told them, I tell you the truth. If you have faith, even as small as a mustard seed, you could say to the mountains, move from here to there, and it would move, for nothing would be impossible. Lord, naniniwala po kami na yung pananampalataya namin na meron sa inyo, hindi nyo po sinusukat kung gaano kalaki, basta po meron kahit konti na yun, Lord, that's powerful enough, Lord, para gawin ang mga imposible na posible. Kaya, Panginoong Jesus, nagpapasalamat po kami sa pagkamatay ninyo sa krus para lang po iligtas kaming lahat. Tulungan nyo po kami, Lord,
Hindi mo po kami mamamatay para sa iba, Panginoon, at hindi po namin kayang gawin yun dahil hindi kami kayo. Help us, Lord, in our little ways, Lord, to know how to sacrifice, to use the power that you have given us, Lord, to have self-control, Lord, para hindi po kami makasakit ng iba o makasira ng iba. Self-control, Lord, now to speak of your truth, Lord God, with love and respect. Forgive us, Lord, sa mga pagkakamali namin, kaya yung ibang tao lumayo sa inyo. Naniniwala kami, Lord, na pwede nyo pa rin pong gawin yung mga pagkakamali namin para maging blessing po yun sa iba. Patnubayan nyo po kami, Lord, at patawarin nyo po kami sa mga pagkakataong yun. And help us, Lord, from now, na tulungan nyo po kami na totoo po, Lord God, na magpasakop, Lord, sa kapangyarihan ng inyong Holy Spirit, Lord. Lord, we ask, Lord, your presence in our lives. Lord, we ask you, Lord God, na pumasok po kayo sa aming mga puso at kayo po ang maghari sa amin araw-araw. Salamat po sa pagtitiis nyo sa amin, Lord, at pagtsatsaga. Salamat po. Glorify you this day. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Thank you po, everyone.